What's up guys? Good evening sa inyo guys and welcome back again sa aking YouTube channel. At ngayon ay nakakapag-live naman ulit tayo guys. So ito ngayon guys at andito tayo ngayon, nag-grind tayo ng report natin na delivery kay Angel. So kailangan daw natin gumawa ng 20 sticks. So ito na nga guys, so nag-grind ako ng stick ngayon guys. Kailangan natin ng 20 sticks. So kung makikita nyo guys, kita na lang. So 20 sticks ang kailangan daw at i-deliver sa kanya. Kaya para makapag-flip tayo. Kasi kahapon, hindi pa rin ako nakakuha ng pixel kahapon guys. So lahat ng mga delivery ko kahapon, dami kang ginawa. So 20 na daw guys, 26 na tayo. So yan lang. Tinitipid natin itong mga materials natin guys dahil alam nyo na. Yan din masasabi, baka mayroon lalabas na pixel sa required na materials na kailangan natin. So hindi natin agad-agad man na ginagastos. So yan na nga guys, no, stick muna. Kanina nag-ano na ako ng rainbow, tatlong rainbow, 1 pixel din. Ngayong araw na to, 1 pixel lang talaga nagawa ko. So ngayong araw din guys, ika 122 na natin, no, 122 na tong pagiging VIP ng main account guys, no. So ngayon guys, i-re-repeat ko sa inyo kung kumaldo ba talaga yung 1,800 na invest natin dito guys. And yes, kumaldo tayo guys. Talagang paldong-paldo tayo dito sa pixel guys dahil nakabili din tayo sa pinakamurang halaga ang pixel. So yan, no. Yan lang ano ngayon, masyadong lag. So, dahil nag-update pa rin hanggang ngayon para ipasok nila yung guild. Yan. Tingnan natin. So ayan na guys, no. Meron na tayong hardwood at stick. 25 pa lang stick. Magkulang pa tayo ng 5. So yung hardwood lang muna. So kahit ano siya, at least itong hardwood na to guys, na harvest natin to, libre lang naman at na-harvest natin. So hindi natin to binili sa marketplace. Yung iba kasi guys, tulad nyan, may pera tayo dito. Pwede naman natin yan i-burn, itong coin natin guys, para lang ma-flip yung daily task board natin para lumabas yung may pixel na requirement material. So yan guys, i-deliver na natin ito guys. So magagawa ulit tayo ng stick, bali 25 sa stick guys, no? At ayan, tingin ko pwede po talaga i-burn ito. Try natin itong clover. Bili na lang tayo sa marketplace. So guys, kung may mga extra gold kayo guys, gold coin, okay na yun. I-flip na natin yung ating ano dashboard para lalabas yung pixel. Ganun lang ginagawa natin guys. So, yan na. Busy. Clover. Ayan na. Pen. Ayan. Pili tayo. 10. Ayan guys. Ganun lang ginagawa ko guys. So, pili na natin. Para mag-flip lang yung ano. Abol kasi natin dito guys yung lalabas mo kanda yung merong pixel na required na material. Ayan na lang. Ayan, may clover na tayo. Bumili tayo ng clover. Binurn na lang natin yung ating point guys. Total, madali ko lang nakuha tong point na to guys dahil nagmamakchak farming na ano, no? Makchak farming. Kaya ano, 8 lang palang kailangan. So yun. So may dalawa na tayo na gawang task. So hintayin natin kung baka may lalabas dito na may pixel. So kailangan din ng popberry. Tampong popberry. Bili na lang tayo. Grampin. Popberry, 10 orange grampin. Kailangan talaga siya i-burn yung coin na nakuha ko sa pag-mag-check farming para lalabas ng pixel. So gusto ko sana makapag-withdraw ng 30 pixel. Kaya lang, baka di abutan dahil ngayon mag-withdraw na talaga ako. Orange grumpy. Ganun, kita. Orange grumpy, hanapin natin guys, no? Simbet lang guys. Parang wala. Kailangan nata itanim talaga. So walang binibenta sa marketplace ng orange grumpy. Ay, ito. Yan yung sampu. Oh, bibili din tayo nitong sampu. Yan.
Saka bibili natin yung Puffberry. Puffberry, sampung Puffberry. Ayan. Mahal ng Puffberry no guys, no? Okay. So, sampung lang kailangan natin. Ayan. So, ayan na guys, no? Hindi na natin kailangan magtanim. So, kailangan natin mag-flip. I-flip natin yung task, daily task force natin guys. Kailangan maano natin ito, mag-deliver natin ito. Ayan o, deliver na natin yung Puffberry, tapos Puffberry, at saka itong orange naman ito. So, hindi ko na munang ano yung itong Jumevera, kasi itong Jumevera, nagang tugi ka dito kasi may ano ka pa, nagamitin ka pang ano, Pongium Stone para maano yung barko na yun. Punta ka doon sa island ng mga cyborg. Ayan no. So meron na tayong tatlong task na nagawa ngayong araw. So hintayin natin mag-ano yan. Maglabas ng bagong task, baka may lalabas itong pixel ang ang reward. So hopefully meron lalabas na pixel ang reward para maging 29. So ayan lang guys no, hintayin-hintay na lang tayo, maya-maya konti at makita natin kung makapalit siya. So ang gagawin natin ngayon dito guys, bisitahin muna natin yung mga ano industry na nalagyan natin ng chicken at saka ng mining. Dito na mga tayo. Punta tayo dito. At i-harvest natin yung egg. Nalagyan natin sa ano. Harvest tayo ng egg dito guys. Pupunta tayo. Ito yung daily routine natin guys. So ganun. Grinding lang lang guys. So ito, nakuha ko na pala kanina to. So yan. So yung puno rin dito guys. Ito lagi kong dinadaan to. Pag nakita ko, inuunaan ko na to mga to. Ayan, ganun lang guys. So, ayun. Wala tayong mga best na yun. So, lipat tayo sa ating mga land na ano, tanim tayo ng grampin. Parang makchak. Ang ginagawa ko guys, araw-araw, makchak tayo. By the way, last day na natin bukas bilang VIP. Robes natin yung egg data. Makita nyo guys. Ayan o. Mag-expire na tayo bukas. So, hindi na muna ako magre-renew guys. So, ang gagawin ko lang, mag-grind lang muna ako. Sa next video natin, puro ng VIP naman tayo guys. So, ngayon, matatapos na yung VIP natin. Bukas, matatapos yung VIP natin guys. So, i-withdraw na rin natin tong pixel natin ngayon, existing pixel natin ngayon para maigamit na rin pang trade sa coins, sa PH natin. So, ngayon pala guys, tuturo ko yun sa inyo paano mag-trade. Mag-spot trading sa coins.ph. So, muna na pala ako itatanim dito. Ayan mo. Kung may 700 pa tayo, sayang energy na yan. So, gagamitin na lang natin. Magtanim tayo ng makchak para mag-expire natin. Marami tayong coins. Gold coins. So, pwede natin i-flip yung ating daily task board at nang maka-earn tayo ng pixel, no? Dahil pag non-VIP na tayo, baka hindi wala na rin tayo access sa marketplace. So, ayan na guys. Ayun. Bili tayo ng makchak. Ayan. So, lagyan din 240. Bili tayo niyan at magtanim tayo ng makchak. So, yan lang ginagawa ko araw-araw. So, magpa-farm ako ng makchak. Bebenta ko kay marketplace. Ngayon, tingin ko kung wala na tayong ano, mabenta. Hindi na natin mabenta. Hindi na wala tayong access na marketplace. Mangyayari dyan, player to player na tayo ngayon. True player to player na lang. Ano na lang mangyayari. So, habang may access pa sa marketplace, gawin na natin ang kayaking gawin para makabenta sa marketplace. Makapag-buy yung sell tayo. Ayan no? Yan, yan na lang. Dilidiligan natin at maghintay tayo ng isang oras. Ang oras ba? Isang oras para ma-harvest siya. At ibebenta na rin natin sa marketplace nang magkaroon tayo ng gold coin.
Hindi ko lang alam guys, no? Hindi ko pa nasubukan. Pagkakaalam ko, pag mataas naman reputation mo, no? Bilang kahit non-VIP ka, makaka-access daw sa marketplace. Hindi ko lang alam, hindi ko pa naranasan. So, bukas natin malalaman pag non-VIP na yung account natin. Pero, sorry guys, pag VIP pa rin ulit tayo, magre-renew tayo, pero hindi pa ngayon. So, next month siguro, or hindi natin. Observe muna natin, total experimental naman tayo, di ba? Naka-experimental naman tayo. Experiment din tayo, lalaruin natin itong pixel game, lalaruin natin ang loop ni Luke, mag-grinding. So, nakaka-enjoy naman siya laruin, hindi naman nakaka-bore kasi eto naman, mahilig naman ako maglaro ng mga ganitong laro. So, wala nang energy. Patulit na yung energy natin, ha? Yan. So, uwi na tayo. So, yan guys, no? Yan nga, no, ginagawa ko araw-araw. Grinding lang tayo. So, ang gagawin natin ngayon, guys, itry natin, i-withdraw na tong picture natin. So, i-withdraw. Ngayong araw ay March 8. So, last 2 days na lang natin. Bukas, expired na tayo. Last 2 days na lang ang account natin din ng VIP. So, gagawin ko, i-withdraw ko na to. Total, wala namang lumabas na pixel. Wala tayo sa taas board. So, ayan guys, no? Live na live. Pakita ko sa inyo paano mag-withdraw ng pixel. Ilapas na natin itong natin. At ipasok na natin sa Ronin wallet natin itong pixel natin. Ayan. So, hindi pa pala tayo naka-claim ng reward dito, no? At natin to. Claim natin itong reward dito. Puntaan nyo to guys. Lagi guys, no? Para maka-claim ka ng free 100 point every day na paglalagin nyo. So, ayan, no? At mag-withdraw na tayo, no? Punta tayo sa exchange. Click nyo yung exchange. Pag-click nyo yung exchange, click nyo tong withdraw to wallet. Pag withdraw to wallet, re-authenticate, click nyo re-authenticate, punta nyo ngayon sa continue to crypto wallet. Ayan. Ngayon, pag click nyo crypto to wallet, yan, click nyo tong Ronin. Ayan guys, so guys, no, ayan, oh, so lagi na tayo sa wallet natin, i-withdraw natin yung pixel natin at malalaman natin kung napasok pa to agad sa ating wallet ngayon, so live na live. So ayan, oh, meron tayong 28 pixel in-game, i-withdraw na natin siya guys. Ayan, so next lang natin, click connect. Ayan, no, ating wallet balance. So, ayan. At withdraw na natin. Click natin withdraw. You currently have a pixel ownership. Enjoy higher withdrawal. Okay. So, minimum is 20 pixel lang minimum, guys. So, meron tayong 28. So, i-max natin. Click natin max. Ayan. So, makikita nyo, guys. Max na tayo, guys. Minimum withdrawal yung amount is 20. So, meron tayong 28. At wala siyang fee, no? So, click na natin submit. Natin. So, i-click natin sign. Yan. So, guys, hintayin lang natin. Ayun, success na guys. Success withdrawal now is pending review. Okay. So, ayan na guys, no? I-close na natin 'to. So, ayan. Ayan, hintayin na natin. Kinan natin dito, guys. Ayan, no? Status waiting. So, naka-wait tayo. These transactions are pending verification withdrawal. May take 72 hours. So, ayan na guys, no. Ngayon is March 8, 7:40 PM. Nag-process tayo ng withdrawal. So, ayan na guys. Right na waiting siya. At naka, ano siya, 178 seconds ago. Makikita nyo guys. Ayan na nga guys, no. Ito yung na-withdraw natin last time, 100 pixel. Tiba-tiba tayo dyan guys, instant 3,000 yan, no? At yung dating berry pa, yung berry. So, ayan guys, makikita nyo. Ito yung mga ni-withdraw natin. Na-withdraw natin nung berry pa.
Ayan, kung makikita nyo guys, paldo yan guys. Paldong-paldo. So, makikita nyo guys, no? May may dineposit din tayo para mapilisan ang natin 2 pesa kung deposit. At ayan, no? At paldong-paldo tayo, no? So, ayan. Yung, actually guys, yung 1.8 natin na pinuunan dito guys, kumita siya ng around 8,000 lahat-lahat na yun guys. 8,000 tumatalisting. Yung 1.8 po naging 8,000 guys. Yan. Kung gusto nyo mapanood yung previous video pag withdraw, panoorin nyo yung mga videos ko dito sa YouTube channel ko guys. So yan guys. At ngayon, nag-withdraw tayo. Ngayon ay happy na tayo dahil paldong-paldo na rin tayo. Bawing-bawi. Bagay yun. Ang gagawin natin ngayon, ang plano ko talaga ngayon is pag non-VIP muna ako ng 1 to 2 months, non-VIP muna tayo guys para grinding lang, pure grinding lang gagawin natin. Yan, call ka dito. Pure grinding. So, laruin ko tong pixel ng pure grinding. So, casual na lang paglalaro natin guys. Hindi na rin ako everyday maglalaro siguro nito. Dahil magpo-focus tayo sa trading. Tulad nito guys, no? So ngayon, tuturo ko sa inyo paano mag-trade sa coins.ph. So ngayon guys, kung nasa coins.ph kayo, tulad niya, no? Ayan, portfolio. Ito guys, ang portfolio ko. So ayan guys, no, makikita nyo, may 1,336. Ayan, so ayan, nakikita nyo, yung paldo yan, paldo. So ayan, itong account na to guys, account ng asawa ko to. So dito ako, tinutulungan ko ng asawa ko. So, para sa video na to guys, itong account ng asawa ko lang muna na gamitin natin. So ayan o, dito ako nagtitrade, titrade ako ng pixel. Para mas klaro, mas ano ko dito, mas makita ko kung magkakalagang price sa pesos guys, ayan o. Pasok kayo, pag galing kayo sa portfolio nyo, pasok kayo dito sa Coins Pro guys, click nyo itong Coins Pro. Ngayon, pag click nyo ng Coins Pro, punta kayo doon sa PHP. Pag click nyo ng PHP, hanapin nyo yung pixel. Ngayon guys, no, kapag bumagsak yung pixel, bumagsak yung pressure na guys. Pero nakagawa na tayo ng PA kaninang umaga. So kaninang umaga, tuwing alas 8 ng umaga, nagti-TA na ako niyan guys, gumagawa na ako ng plotting hanggang price action mapping na ako guys, no? Ayan, no? Market structure mapping na tayo guys, no? So ayan guys, makita nyo paano ako mag-trade. Unang-unang ginagawa ko, pupunta muna ka sa 1-week time frame. Ito, click nyo tong guys, 1W, 1-week time frame guys. Yan muna tinitingnan to. Ngayon, pag nakapasok na ako sa 1-week time frame, hinahanap ko yung candle na bullish engulfing candle. Ayan, no? Bullish engulfing candle, pag ganito yung candle na red at yung candle na green. Bullish engulfing, so pinaplot ko na ng square line yan dito guys. Para dito ako maglagay ng POI 1-week entry 3103, kung makikita nyo yan, no? Nilalagyan ko na yan, pinaplot ko na yan. So, bakit ko ba ano dyan? Yan ang entry ko. Kasi, yan yung pinaka-order block ko. Sa week. Sa 1 week. So, nakita ko kasi may bullish engulfing dito. So, dyan ako nagpa-plot. So, tapos, nilalagay ko na yung ano, mga indicator. Para madali ko lang malaman. Ngayon, pagkatapos ko sa 1 week, nakita na ako ng entry ko. So, pinaplot ko ng ganyan. Pupunta naman ako sa 1 day. Pagkatapos ko sa 1 day, hahanap naman ako ng point of interest o order block. Ano ba yung mga order block? Paano? Kung marunong kayo mag smart money contest, malaking advantage na yun guys kung marunong kayo magbasa ng candle gamit ang smart money contest. Makikita nyo yung order block. Yan. Support and resistance. Support and resistance talaga guys. Masterin nyo yung support and resistance para alam nyo kung saan nag-untog-untog yung price. Tulad nito, ito yung ano natin, support, no? Dito sa ibaba. Dahil nakikita nyo, ilang beses ang inuntog ng price action dito, guys, no? 1, 2. So, ito, support, pinaka-main support natin sa daily time frame. Tapos, ang resistance natin, dito natin nilagay kasi ito, previous resistance at previous price na kinagat ni Pixel. Ayan, no? 37.44 yun. Nilagay ko lang yan. Ngayon,
hindi ko nagagalawin yung tinat ko sa ano, 1 week time frame. Gumawa ulit ako ng ano, pang plotting na pang ano. So, ayan, makikita nyo. Kita-kita, no? Punta na tayo sa 4 hours time frame. Pag pasok natin ng 4 hours time frame, yun, mas makikita na natin. Mas clear na ang ating mapping, no? Bakit? Ito, ano ba ito? Bullish engulfing din to. So, ayan. Pinat ko na yan. Inilagay ko na dito. Nagawa na ako ng triangle. Ano yan? Ito, triangle, guys. Make ng triangle. Gumawa ako ng triangle dito. Pinat ko na yan. Tapos, nilagay ko na yung POI 1 day. Ito, sa 4R naman, may bullish engulfing. Paborito ko yung ganitong candle. So, dyan ako nagdalagay kasi para sa akin, yan ang malaking ano, malaking chance na nabalikan ng ano, gagawa talaga ako ng order block ko dyan. Yan, order block. So, pag bumaba yung price at natapik niya itong mga naklat ko dito, tulad nito. Pag natapik niya itong mga price na nilagay ko dito, tulad nito, entry ko 31.3 sa 1 week. Yan. Entry ko naman sa 4 hours, ito ay 29. Ayan, at saka sa 1 day, 28.3. So, lahat yan, pag tinapit yung price na yan, automatic yan, makakabili na tayo ng pixel. So, yan ang pinakamagandang price na pwede natin bilhin. So, yan guys, no, di naman ako masyado expert sa pag-trade, pero marunong na ako magbasa at market structure, mapping, price action. Liquidity, yan liquidity, pera, guys. So, liquidity yan. Mga weeks na yan, liquidity yan. Kung makita nyo, di ba, oh, kinagat niya ulit o binalikan nila ulit. So, di ba? Oh, hanggang sa ito, nalampasan niya ng break of structure. Natanggalin na natin ito para dito na rin. Kasi dati na itong ano, palit na lang natin. Ito, break of structure ito eh. Kaya lang, hindi siya, ano, nag-liquidity grab lang ito. Hindi siya, hindi ko masabi na valid break of structure yan dahil hindi full body yung lumabas na candle dito. Ang nangyari dito, liquidity grab lang. Kinain niya lang yan para makakuha ng mga pera dyan. Kinain lang naman. So, ayan, para may fuel siya bumaba ulit. So, pag bumaba siya ulit, ngayon guys, ang target natin guys, pag kinain to ni market, ni market, price action, itong banda rito sa 31.50. Pag kinain yan, posible na talagang na-accept ulit dito banda. Pero ako, naano ko talaga dito banda kasi ito yung resistance, previous resistance na ngayon support. Ito. 31.03. Magandang, ano, magandang entry yan dyan guys kasi ang daming umuntog yung price dito eh. Yan, magkita na. Yan. So, yan guys, ganun lang ako mag-ano, flat ng ano, ng market technical analysis ko gamit ang coins.ph. So, spot lang tayo guys. Buy low, sell high, kung saan pinasabi nila. Pag spot trader ka, laging buy low, sell high, bili ka ng mura, benta mo ng mahal. So, tulad nyan, bibili tayo ng talagang 29 pesos, 28 pesos, at may 31.03 pesos per pixel. So, yan ako bibili. Yan ako bibili. Tapos, ibebenta ko naman siya pag umagat siya ng 37.44 or nalampasan niya pa, mas maganda. So, ganun lang siya guys. So, ang gagawin natin, ganun na. Yan. Tulad yan. At meron na tayo. Example ko sa inyo na eh. At gagamitin natin limit order guys. So, meron naman laman to na 1,035. Nag-process na ako kanina. At kaninang alas 4 process na ako, so bumili lang ako sa halagang 300 pesos sa price na 31.03 yun. Yun ano na natin guys, no, ganito no, at tayo ay mag entry ulit sa 29, sa price na 29 at saka 28.8. So ayan, gagawin natin ay click natin itong limit order. Pag click nyo ng limit order, lalagay nyo dito tag 300 lang guys. 300 tag 300 lang pilihin natin. So 300 na tag 29, price na 29 point. Click nyo tong price na gusto nyo.
So, mayroon na tayong TA. So, yung TA natin is 29. So, 29. Bibili tayo sa halagang 29 na pixel. So, ilang pixel yan? Makukuha rin 9 pixel. So, total of 200. Hindi. Ang anuin lang natin is 300. Bibili natin 300 para meron tayong 10 pixel. So, click natin yung buy para mag-reflect na siya dito sa open orders natin, guys. So, ganun lang. So, ayan. Kung makikita nyo, no? Ayan. Ganun lang mag-trade dito sa coins.ph. So, ayan. Meron na tayong entry sa 29. So, gawa tayo ulit ng entry ng point of interest natin na 28.08. Ayan. Entry 28.08. Tignan naman natin ang price na gusto natin, 28.08. Ayan. So, magkano naman bibigyan natin? Mga 300 lang din. 300. Ayan. So, ayan guys, no? 300. So, ayan. Tignan natin yung buy, pixel. So, ayan. Ganyan ang gamit ng limit order, guys. So, ikaw makakapagpili kung anong price ang gusto mong bilhin si pixel. So, ayan guys, so nakapunta na dito, pondo na dito sa mga price na gusto nating bilhin ng pixel. So, makikita nyo yan guys, no? Ayan, no? Yan ang makukuha natin pag bumili tayo sa price na yan. Meron tayo, sa 31.03, makakuha tayo na 9.7 na pixel. Sa price na 29, makakuha tayo 10.4 na pixel. At kung sa price na 28.08, makakabili tayo ng 10.7 na pixel. So, sa halagang tigti 300 yan, guys. So, kasama na yan siguro yung fee dyan. At yan, buong 300-300 yan ang binawa sa ating balance, guys. Kung makikita nyo, guys, ang natira na lang ay 433.57 pesos. So, hintayin natin yan, kainin muna yan. May price action lahat na mga entry natin. Pag natapik nga yung mga entry natin, so, good na yan. Magre-reflect na yan dito sa order natin. Yan, magre-reflect yan dito sa ano, teka, dito sa trade history natin. Yan, tulad nyan, no? Yan, magre-reflect yan dyan. Pagka-reflect yan dyan, yun, hintay naman natin tumakas ang price. Pag pumatak siya ng 37 o sabihin natin 39, o mas maganda kung kinain niya yung 40, yung hinihintay natin dito mag $1 per pixel, eh. So 50 pesos yun or 56 pesos yun. So ganun lang guys, ganun lang katimple mag-trade pag gamit mo ay coins.ph at spot trading lang siya, guys, talaga. So kagandahan lang dito guys, hindi siya masyado risky dahil hindi siya tulad ng futures, no? Konting galaw lang pag nagkamali ka at wala kang knowledge sa pagka-trade ng futures, ubus yung pondo mo. So, yan guys, no? Ganyan lang kung trade. Saka mas relax mag-trade ng spot trading lang, guys. Yan ang recommended talaga sa mga newbies yan. At kung gusto nyo rin matuto, pwede nyo ako i-message at tuturuan ko kayo. Pero, syempre, walang libre ngayon. Pero ako, pinakamura magbigay ng isang module para sa mga student ko, no? Ayan, guys. At balik tayo sa game natin. So, ayan na guys, no, na-withdraw na natin ang ating pixel. So, hintayin na lang natin yan mag-reflect sa ating wallet. Dito sa wallet natin sa Ronin. Yan. Kung pumasok yan siya. So, ayan guys, hintayin na lang natin kung ilang oras yan darating. O baka bukas na andyan na yan. So, once again, Listless Story signing off. That's all, guys. See you again on my next video.